How's Lester? Clarissa, he's getting better. Lester, Nina, Clarissa. That's good. Lester, magpagaling ka ha. We're also worried about you. Nasaan po si Ninong Leo? Ninong Leo is at work. He's working. Marami siyang inaasikaso. I hope I can play with him again. Yes, anak, of course. I'm sure pagkatapos ng lahat ng trabaho ng ninong mo, he'll come here to play with you. Diba? Ano po ba ginagawa niya? Alam mo, Lester, yan din ang palay kong tinatanong sa sarili ko eh. Clarissa, okay ka lang ba? Anak, why don't you rest muna para you'll be strong when Ninong Leo comes to play with you, alright? Mag-uusap lang kami ni Ninang sa labas, ha? Hindi ko na bahala sa kanya. Clarissa. Yes, we are fully aware of the sudden surge in the number of kidnapping cases sa loob at sa labas ng Metro Manila. Pero nakatutok na dito ang ahensya namin. Umasa kayo na hindi titigil ang magkasamang puwersa ng DNS at ng NIA para masugpo ang grupong ito. General question. Go ahead. Konektado ba ang organ trafficking syndicate ni Dr. Araceli Hernandez sa mga bagong kidnapping cases na ito? Well, I'm sorry, but I cannot confirm that as of now, hanggat hindi ko pa hawak ang final report. Pero posibleng konektado yan. Hindi rin namin ni-rule out na ibang sindikato may gawa nito. Sa tingin niyo, kulang ang sinabi ko sa inyo. Magkakuntigayan niyo, wala ka na makukuha sa akin. General, dapat pa bang mangamba ang taong bayan sa sindikato ni Hernandez? Ano na po ba ang estado ng operasyon nila? Well, gaya ng ibang organized crime groups, talagang dapat mag-ingat tayo dyan. Kung anong estado nila, kung gaano sila kalakas ngayon. But I would say, malaki na wala sa kanila dahil sa pagkamatay ng leader nila. And it's just a matter of time bago tuluyan silang gumuho. Pero kahit kailanman, hindi kami makakampante. Rest assured, nahanapin namin ang bawat miyembro ng sindikatong ito mula sa pinakamataas hanggat sa pinakamababa nilang tauhan. Pinalitan niya ang pangalan niya. Changed his identity. Hindi naman napatawag ka. Siyempre naman, General. Sunuring bata to. Napanood ko yung press conference mo. Mukhang pinupuntiri ka ng mga reporters. Baka gusto mong sindakin ko sila para sa'yo. Hindi na kailangan. Wala rin naman sila magagawa. Wala na rin naman magiging sagabal. Ang mas mahalaga ngayon, maging mas maingat kayo. Actually, General, mayroon pa rin sagabal. Yung Eman Salvador na yun na matagal na dapat nating nilinis. Huwag muna. Baka malagay tayo sa alanganin. Hindi pa rin naman siya kumikilos. Isa pa, ano bang pwede niyang gawin? Ano ba siya ngayon? Sikyo. Boss, baka mas mabuti kung sigurado tayo. Kaya ko na magawa ng paraan. Kapag pinatay mo yan, magsisimula yan ng mas maraming tanong. Mas malaking investigasyon. Baka lalo pang mabuhay yung kaso. Paano natin malalaman yung impormasyon kung wala naman tayong cellphone o kaya laptop ni Rabago? Kung yung email address niya kaya, baka may makuha tayong impormasyon doon. May nakita akong email dito. Sandali ah. Sandali lang ah. Tawagan ko si Marcelo. Hello, Sam. Marcelo, kailangan ko ng tulong mo. May mga ipapadala ako sa yung email ni Rabago. Kailangan ko yung kayang bambuksan? Ako pa ba? Tinatanong pa ba yan? Pero bakit?
Baka makakuha tayo ng impormasyon sa mga sindikato. Isa pa, niligpit si Rabak o dahil marami siyang alam. Sigurado ako na sa email niya yung mga sagot. Sigurado kayo? Di ba sabi sa report, robbery ang posibleng motibo sa pagpatay sa kanya? Naniniwala ba tayo doon? Hindi, di ba? Wala naman mawawala kung bubuksan mo yung email. Kaya sige, nagawin mo na ngayon, Marcelo. O sige, sige. Anong email niya? c.rabago@gmail.com. Nakuha mo? Gano'ng makabilis magagawa yan? Mabilis lang to. Boom! Oh, ayun na. lo_rabago1021. Ano pang ibang email niya? Bakit, General? Patay na ba yung kaso? Mukhang hindi pa naman, diba? Sinasalba nga ng Colonel Manzano yung kaso. Di ba nga pinamaman man ang ano? Parang hindi mo ako kilala, Franco. Papunta pa lang si Manzano. Pabalik na ako. Pinabaligtad ko na ang mga taong inutusan niya na magmanman sa akin. Kaya pati sina Amelia at Anton, ligtas na sa investigasyon. Ayos, General. Pero may punto ka tungkol kay Manzano. Kung meron akong gustong ipadispatcha, siya yun. Sige, boss. Sabi mo lang sa akin saan at kailan. Saka nang bahala. Saka na yun. May mas mahalaga kayong bagay na dapat pagtuunan ng pansin niyo. Kailangan maging maayos ang auction mamaya. Maasa ako na walang magiging problema. Lalong-lalo na sa security natin. Mga importanteng bisita ang darating. Yes, Boss General. Wala ka na dapat ikatakot. Nagdagdag ako ng mga tao para sa auction mamaya. Saka papunta na rin kami ngayon. Good. Talaga bang balak mong i-share kay Nestor at kay Linda yung pagiging paranoid mo? I'm sorry, Amelia. I can't get it out of my head. Parang lumalala yung suspicions ko kay Leo. Pero ilang beses ko sasabihin sa'yo, hindi ka dapat nagsususpecha. Walang dahilan para magsuspecha ka. Hindi lang siya busy sa trabaho, Amelia. Alam ko, busy siya sa babae niya! Kaya, Clarissa! 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 Wait, give that back to me. Clarissa! I'm here! Clarissa, look at me. Pwede natin pag-usapan. Ano ka ba? Whatever it is. Clarissa. Give it back! Tapos ano, magpapakamatay ka na naman? Not after I kill her first. Pwede ba? Clarissa? Imbis na lagi mo kinoconfront si Leo dyan sa mga pagsiselos at pagdududa mo, why not be a good wife to him? Be nice. Pagsibihan mo siya, alagaan mo. Sa mga ginagawa mong yan, lalo mo lang tinutulak ang asawa mong papalayo. Alam mo kung anong totoong karibal mo kay Leo? Trabaho niya, Clarissa. Yun ang karibal mo kay Leo. Ang trabaho niya. I don't know what to do, Amelia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala si Leo sa akin. Nawalan na ako ng anak. Hindi ko kayang mawalan pa ng asawa.
maka-English to si Atty. Binabasa ko palang dumudugo na ilong ko. Para tong ka sa mga kasong nandito. Ayun! May nakita kayo? Teka. The Second Life Foundation event. Ngayon lang dumating yung email na to. Anong meron sa event na yan? Ako nang bahala kay Arnold. Ako nakakausap sa kanya ate. Sige, Anton. Good luck sa auction. Thank you. I really hope that it's going to be a successful one. And of course, part ka nun, di ba? Kasi hindi rin naman matutuloy yung auction kung hindi mo inasikaso lahat ng mga bata. Pero alam mo, Anton, kinakabahan pa rin ako eh. This is the first time that I'm going to handle it. Kasi di ba, every quarter, si Mama naman talaga yung nag-handle ng auction natin. Bakit ka naman kakabahan? Eh, halos sa lahat ng mga big auction kasama ka ni Mama. Isa pa, nakuha mo na yung tiwala nila mula nung binoto ka nila. I really hope so. Sana hindi dito si Mama, no? Sana makita niya yung lahat ng gagawin ko so she can really be proud of me. Sigurado yun, ate. Gawin natin to para kay Mama. Thank you, Anton. O sige. Pag-ibig na tinaiwalang hanggang paalam at habang magkalayo, papalapit pa rin ang puso.